Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, I am going to share with you some tips na for sure makakatulong lalo na sa mga incoming grade 11 or yung mga grade 10 ngayon. Pwede na rin yung mga lower years na nag-iisip na ng paano sila makaka-survive ng senior high school. So this video will be 20 tips for incoming senior high school students. Disclaimer guys, hindi ko sinasabi na pag ginawa nyo to, talaga magiging perfect ang inyong senior high school life. Sinasabi ko lang to, ito lang yung mga nakatulong sa akin sa senior high school life ko. And huwag nyo itong pansinin. Yes, meron ulit akong windburn. So if you wanna know how I survived, paano ako medyo nakasurvive sa aking senior high school life, wala na kung ano-anong chenis, let's hop right into the video. Step number one, choose your school properly. So, syempre, malaki ang role ng school na ginagalawan natin for us to be globally competitive or for us to be ready for life. Uy, may sisipin na lang yan. So, syempre, kung pipili ka na lang din ng school, make sure it can provide you with the best facilities, best professors, and it can hold your classes ng maayos, yung ganon. Kasi, siyempre, magiging malaking factor yon sa'yo kasi kung maganda yung ginagalawan mo, maganda yung paligid mo, mas madali sa'yo mag-aral. Tip number 2, choose your strand wisely. Choose your strand wisely kasi mag-credit siya pagdating mo ng college. Kasi yung strand na kukunin mo dapat sa senior high school is related sa kukunin mong course sa college. For example, ang kukunin mong course sa college is engineering. So you have to go to STEM. Pero kung accountancy, you have to go to APM. Pero kung tourism, syempre sa UMS. Pero kung undecided ka pa talaga, kung hanggang ngayon undecided ka pa din, or hanggang, let's say, March, April, May, undecided ka pa din, meron namang general academic strand, basta GAS siya, general siya, kung wala ka pa talaga ng isip na i-specialize sa college. Pero mas maganda na yung alam mo na ngayon kasi merong mga subjects na makikredit, mga minor subjects na makikredit pagdating natin ng college. Step number 3, enroll early as possible. Enroll early as possible kasi may mga school na binabase ang pagbibigay ng schedule, binabase ang schedule mo sa enrollment mo kung kailan ka nag-enroll. So, the earlier the better, kaya enroll na. 4, gather all your requirements as early as you can. Kung mag-enroll ka ng April, March pa lang dapat kumpleto na yung mga requirements mo, TOR, transcripts, cards, yung mga ganon. Di ba 4137 card yun? Basta yun, yung mga kailangan mo sa paglipat mo ng school para hindi na hassle. Hindi ka na babalik dun sa luma mong school para kunin to, kunin yan. Para isang bagsakan na lang din sa lahat. Number 5, buy yourself your own calculator. Lalo na kung kukunin yung strand is ABM or STEM, which is nangangailangan talaga ng calculator, ay highly suggest na ang gamitin niya is yung ES Plus na calculator. Medyo mahal siya, pero worth it kasi magagamit niyo rin naman siya sa college. Step number 6, use a filler notebook. Ito personal preference ko lang to kasi mas... Kasi konti lang yung notes sa senior high school, hindi kagaya ng junior high school na kopya nito. Kulang pa yung 80 leaves ng notebook. Pero sa senior high school kasi yung Cattleya lang, sapat na siya. Kasi madalas naman PDF presentations, oral presentations, yung mga ganon. Yan, hindi mo na kailangan ng maraming notebook. Always have an extra notebook. Meron kasing times na pinapapasa yung mga Cattleya or yung notebook mo sa certain subject. At minsan hindi agad siya napapabalik. So, if in case lang, para ready ka lang, if magkaroon ng lectures, ng recitations, meron kang notes na babalikan, may pagsusulatan ka ng notes, kaya mas maganda na ang may extra. Prepare for your examinations. So, sa senior high school, ang tawag na sa examinations is prelims, midterms, semifinals, and finals. Take that seriously kasi sobrang laki ng effect niya sa grades mo. Pag nabagsak mo siya, parang... Kahit gaano kataas ang recitation mo, kahit gaano kataas, parang ang hirap pagbagsak ka sa mga examinations kasi malaki yung percentage niya sa card. Tip number 9.
Tip number 9, take your recitation seriously. Kasi, di ba nung junior high school, madalas, petiks-petiks lang tayo kapag merong recitations kasi nga madami tayo sa klase. Pero sa senior high school, kahit marami kayo sa klase, mag-aral, mag-prepare para sa recitations. Kasi, madami nga kayo at lahat kayo susuap, pipilitin ng professor na matawag kayong lahat. So, kung nagkamali ka na sa recitation mo, hindi mo naman mababago yun. And yung recitation kasi napakalakas niyang panghigit kapag lalo nang pagbagsak ka sa examinations, hirap makapasa sa senior high school. Zero base ang grade. Okay, never ever forget your ID. Meron kasi mga school na binibigyan ng government ng assistance. Siyempre, lalo na yung mga galing public, mga public school, malaki yung nakukuha nilang discount from the government. Kami rin naman, kaming galing sa private school, may nakukuha din kami. Kaya importante may ID kasi hindi mo alam kung kailan visit yung galing sa DepEd para i-check yung voucher nyo. Voucher yung tawag na nakukuha yung pera. Subsidy. Nakukuha yung subsidy from the government. So, malaki-laking bawas yon sa tuition, lalo sa school namin na medyo malaking tuition, malaking kabawasan, yung binibigay na subsidy ng government. Kaya, pag wala kang ID, kasi yun yung identity mo kapag nag-individual checking yung government, yung pag nag-individual checking yung DepEd, so yun yung identity mo. Ngayon, kung wala ka nun, magiging 50-50 pa yung voucher mo. Malaking kabawasan yun, malaking, I mean, sobrang hirap para sa akin kapag nawalan ka ng voucher kasi malaki-tuition. 11. Keep your soft and hard copies. Sa junior high school, di ba, marami tayong books, ganun-ganun. Senior high school, wala. Ibig sabihin, your teacher will provide PDFs, printouts, soft copies ng mga lectures nyo. Make sure na itago nyo lahat yan kasi magagamit nyo sa final. Tip number 12, mag-prepare na kayo ng index card at 1x1 at 2x2 pictures. Kasi yun na minsan ang ginagawang class record ng mga professors. Magpapasa ka ng index card with your name, strand, section. Tapos doon lang ilalagay ang grade mo. So by the end of the semester, ibabalik sa'yo yun para malaman mo kung ano yung grade. 13. Learn to socialize. Siyempre, maraming dadating na bago sa school nyo or maraming kang dadat na tao na sa school na papasukan mo. Learn to socialize. Kasi mas madaling gumalaw, mas madaling mag-aral kapag maraming tumutulong sa'yo, kapag yung mga nakakausap ka. So yun, mas magaan ang buhay kapag may kasamang kaibigan. Tip number 14, prepare your papers. Mas okay na yung yellow pad. Maghanda kayo ng mas madaming yellow pad kasi senior high school mas madalas na ginagamit ang yellow pad. Tip number 15, get enough sleep. Kailangan nyo to, trust me. Kasi sobrang dami ng gagawin nyo the next day. Kailangan talagang matulog, makakuha ng enough sleep para with energy gap kayo next day. Tip number 16, organize your things properly. Ito yung hindi ko nagawa mula grade 7. Pero yung mga klase ko nagagawa to, sobrang dali para sa kanila ang magpasa ng mga requirements. Kapag sinabi teacher, okay, pakipasa nito, pakipasa nito. Nakakabigay sila agad kasi nga nakakompile na yung kanila bukod-bukod na yung mga kailangan ipasa, mga hindi na kailangan, mga deadlines, kung kailangan napasa nito, ganyan. Organize na organize kaya sobrang dali para sa kanila, hindi sila nalilate sa pagpapasa ng project. Kaya I highly suggest na gawin nyo yun. Hindi ko siya magagawa. 17, pay your tuition on time. Pero kung kaya nyo naman ng day before na examinations, magbayad na kayo ng tuition, mas maganda kasi hindi na hassle. Wala nang hassle sa umaga na exams nyo. Hindi na kayo pipila. Imbis na yung i-google nyo yung oras sa pagpila, ipag-review na lang sana. So yun, sayang yung oras. Expect a lot of paperwork. Kaya ako sinabi kanina na get enough of sleep kasi senior high school, mabibigla ka sa sobrang dami ng paperwork na ipapagawa sa inyo. As in, kahit kami nabigla sa sobrang dami, hindi naman sobrang kagaya nung sa ibang schools, pero madami talagang paperworks ang makakasalabuha nyo sa inyong senior high school life. 19, huwag makampante. Kung okay ka na dyan, kung okay ka na dito, no. Aim for higher, aim for the better, kasi pag sa senior high school, hindi pwedeng, ay, nakuha ko na to, okay na yun. Hindi pwede, you should aim for higher, you should aim for better than the expected. Mag-set ka na lang din ng goal, dapat mas mataas na, para mas may challenge mo yung sarili mo, kasi hindi ka pwedeng mag-stay na lang dito eh. Kasi kapag nag-stay ka dito, hindi naman sila mapapaglamangan in a bad way. Maiiwan ka. Kasi lahat ng tao sa senior high school, they are all working. So you have to work. Best thing na kailangan mong malaman. Enjoy your senior high school life. Marami mang pagdaanan, marami mang paperwork, marami mang ipagawa sa inyo. Sobrang saya mag-senior high school. Sobrang saya na kayo na yung ate at kuya sa school nyo. Sobrang saya na you can meet a lot of friends. Sobrang saya, sobrang sarap sa feeling na meron kang bagong friends. Tapos, sobrang sarap din sa feeling na meron kang mga kaibigan na kahit kakakilala mo pa lang, eh, sobrang caring na. Shout out to my Sinclair family.
So enjoy nyo lang, makakalimutan nyo yung hirap kasi sobrang saya ng senior high school kung i-enjoy nyo. Kasi kung hindi nyo enjoy yun, manghirapan talaga kayo. That is it guys, I hope you enjoyed this video. Sana nakatulong sa inyo yung 20 tips ko. And guys, if you are looking for a school na papasukan this senior high school, please tell me kung malapit din lang naman kayo dito sa akin or may mga malapit kayo sa mga sister schools namin, I can help. And thank you so much for watching. And please give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and always remember to make your eyebrows on fleek. Pero grades muna. So yun, ingat, bye!